We get sap on the track. Mga paps, mga mams, ayan, I hope nasa mabuting kalagayan po kayong lahat ngayon. Ayan, sa mga nanonood dyan, shoutout sa inyo. Ngayong araw na ito, mga paps, mga mams, is pag-uusapan natin yung basic maintenance ng Raider 150 natin. So, hindi po ako eksperto, ayan, disclaimer po ulit. Ito po, para lang po sa mga bagong may motor. So, alam naman natin kung ano yung mga basic maintenance ng motor natin. So, hindi lang po sa Raider 150, pero yun nga, may iba't ibang kategory nga na nakaka-affect dahil sa yung iba is automatic transmission, yung iba naman is manual transmission. So, yung sa Raider 150 naman, mga paps, mga mams, is, as usual, merong clutch, so manual. Yung basic maintenance, mga paps, mga mams, is unang-una po talaga, pagkakuha natin galing sa kasa, is yung change oil. Dapat makapag-change oil tayo ng in certain amount of kilometers, tapos mag-change oil ulit tayo. Yun po yung una nating maintenance, so change oil. Pagkatapos naman po ng change oil, syempre, yung unang maaapektuhan yan is yung oil filter ng makina natin. So, yun po yung unang maa-affect. So, nagkaka-difference po kasi yan. Dapat magpalit po tayo every 8,000 kilometers yung nakasaad po sa owner's manual. So, yun nga. So, doon po nila binabase. Dapat every 8,000 kilometers nagpapalit tayo ng oil filter. Pagkatapos naman ng mga paps, mga mams, yung pagkatapos ng pangalawa, kasi yung first, syempre, change oil. Hindi pala, yung first, change oil, tapos pangalawa, oil filter. Yung pangatlo naman, yung basic talaga, is yung chain natin. So, kung araw-araw nyo pong ginagamit, katulad po sa akin, syempre, napakadaling mapudpod, napakadaling maging manipis yung sprocket natin. So, as you can see, yung sa akin, medyo makapal pa naman, hindi pa naman siya gaano ka tulis. So, pwede pa to. Tsaka, syempre, kapag palagi niyong ginagamit yung brake, yung pang-apat is brake pad. Kasi, itong sa atin is naka-disc brake na tong sa likuran tsaka sa harapan. As you can see, mga paps, mga mams, yan yung dapat nating laging tandaan. Always check your brake pads. Kasi nga, hindi natin namamalayan. Dati kasi, hindi ko na pinapansin yung brake pad ko kasi nga, hindi naman ako masyadong gumagamit. So, in the long run, mga paps, mga mams, nasira. Kasama ng nasira doon yung caliper kasi nga, siya yung pumalit sa brake pad, yung piston niya. So, sa ilalim po nun, napudpod. So, yun, nasira. Tapos, hindi na pwedeng gamitin ulit. Kinakailangan palitan ng bagong caliper. So, mabuti na lang, napalit ako ng bagong motor. So, kaya ito, binabantayan ko na. So, same lang din po dun sa likuran kasi palagi po natin ginagamit yung pag-brake. Yung paggamit naman ng brake, mga paps, mga mams, is meron din tamang pagpihit. Tsaka huwag natin bibiglain yung pag-brake natin. Except na lang kapag emergency talaga, emergency brake, yung ganun. Meron din tamang guidelines dyan. So, ibang paksa na naman yan, so, sa susunod na vlog na yun. So, yung iba pa nating basic maintenance, mga paps, mga mams, always check your signal light, headlight, tsaka tail light. Yan yung mga pinaka-importante sa ating mga paps, mga mams. Tsaka, syempre, meron, hindi din natin maiiwasan na talagang part na sa pagiging rider natin. Kaya nga, kaakibat na dun yung posibleng pagka-aksidente. Kung sa kasamaang palad, na-aksidente tayo, so, may iba't iba na namang factors na makaka-affect nyan. Pwedeng masira yung ibang part ng motor natin na kinakailangan na din natin palitan instead na hindi pa naman talaga niya time na magpalit. Tulad nung sa dati kong motor. Nung natumba kasi ako, mga paps, mga mams, nung dati kong motor, yung Raider J na 115, as you can see, yun yung first talaga na vlog ko, yung first na video ko. And na-accidente ako nun, yung side mirror, yun talaga yung unang nasira. So, pagkatapos nun, mga paps, mga mams, nagpalit ako ng bagong side mirror. So, yun kasi yung unang lumapat sa daan, nabasag. Tsaka yung dito, sa handgrip, yung throttle niya, sira rin. Napakalakas nun yung pagbagsak ko. So, yun, basic maintenance. Tapos, syempre, gulong. Huwag natin kakalimutan yung gulong. So, 1 year na akong gumagamit itong Raider natin, mga paps, mga mams. Ayan. So, pinalitan ko na siya ng gulong. Napakanipis na kasi nung stock. Tsaka, dumudulas na. So, I decided, mga paps, mga mams, na magpalit ulit ng bago. So, pinalitan ko yung gulong natin ng ibang mas malaki. Kasi nga,
Minsan, napakaraming sakay sa mundo ko. Maraming sumasakay. Yung mama ko, yung mga kapatid ko, inahatid sudlo ko sila. So, yun nga, madaling masira o hindi masira o hindi madali lang siyang ma-wear. So, yun nga, I decided mga paps, mga mams, na magpalit ng gulong for safety na rin. So, big tire for safety na rin yun. Pero yun nga, sabi nila, mababawasan yung speed. Hindi naman tayo nagpapakamote. Umaabot pa rin naman siya sa top speed niya. Di tulad ng dati, eh, okay lang din naman. Hindi naman palagi tayong nag-race eh. So, yun lang mga paps, mga mams. First, oil filter, chain natin, sprocket, always check brakes, tsaka lights, side mirror, at tsaka syempre as always din yung gulong. Napaka-importante ng gulong. Yan. Always check lang talaga mga paps, mga mams. Kung meron kayong mga unusual na napapansin sa motor nyo na hindi talaga karaniwan, patingin nyo na kaagad sa mekaniko. So observe lang mga paps, mga mams, kung ano yung mga konting pagbabago sa motor nyo. Yung sa akin is 1 year ko nang ginagamit, tapos yung odometer niya is yan, 23,000. So 1 year pa lang, mahaba na yung binyahe ko, so kaya napakataas na. So kinakailangan ko rin dapat 12,000 pa lang ito mga paps, mga mams, yung odometer ko. Pina-check ko na to yung valve clearance. So far naman mga paps, mga mams, hindi ko pa pinapa-check to, hindi pa pinapa-overhaul, kasi hindi naman talaga necessary na ipa-overhaul hanggat hindi pa nasisira yung makina. So iwasan natin yan. Tune up lang yung valve clearance lang yung ipapatingin ko. So sa next vlog, hopefully mga paps, mga mams, makikita nyo kung paano mag-adjust ng valve clearance. So dadalhin natin to sa kakilala kong mekaniko talaga. So kapag sa makina na, hindi ako masyadong nagbubukas, kasi alam niyo na maraming iba't ibang factors talaga nakaka-affect, lalo na kapag may sira. So sa akin wala naman masyado, yung valve clearance lang mga paps, mga mams. Mapapansin niyo naman talaga, lalo na kapag mahaba yung odometer, meron talagang konting changes. Meron konti lang naman, as much as possible. Hindi ko pa talaga ito ipapatingin o ipapacheck yung valve clearance. So for safety reason na lang, sabi din doon sa manual, dapat ipacheck na rin natin. So yan na nga, that would be pretty much it mga paps, mga mams. Hope meron akong natulong sa inyo. So yun po yung mga basic maintenance ng Raider 150 na carb natin. So sa FI naman, meron ding guidelines dyan. So part na rin yan ng vlog natin. That would be pretty much it. Yun na, tsaka ride safe always mga paps, mga mams. Ayan, huwag palaging magpakakamote. Okay lang naman magpakakamote kapag meron talaga tayong, alam nyo na, race na sinasalihan. Okay lang yan, basta safety first lang. Ride safe, stay safe, tsaka please don't forget to like and subscribe to my channel. You know the drill. Peace out.